tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ah, anak, may napag-usapan kami ng itay mo kanina habang nasa palengke ka. Na? Ano po yun, inay? Hirap na hirap kasi tayo dahil may sakit ang itay mo. Nakikita mo naman, ultimo bubong ng bahay nating maliit, hindi natin naipapagawa dahil ako lang mag-isa ang kumakayod. Kaya... Kaya? Ano po, inay? Patitigilan ka muna namin ng itay mo para matulungan mo kami sa pagtitinda ng isda. Ano ho? Oo, anak. Titigil ka muna sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala. Pag nakabalik sa pagtrabaho ang itay mo, ay muli kang mag-aaral. Hindi bale. At graduate ka na sa elementary. Pero sayang naman ho. First year high school na po ako sa susunod na school year. Oo nga eh. Pero talagang hindi ko kayang mag-isa. Napapag-aralin ka sa high school. Kaya kailangang tumigil ka. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na taon, ay muli kang mag-aaral. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko ay tanging ikaw lamang, sa puso ko ay nag-isa ka lang. Napaaga yata ang pagpunta mo dito. Alas 3 pa lang ng hapon ah. Bangos kayo dyan! Bili na kayo! Murang-mura! Sariwang-sariwang! Bangos ko! Bili na po kayo! Ayun yung batang babae. Bili na po kayo! Ang aga niyang pumunta sa palengke. Wala po ang bangos ko! Asok ba ito sa school o nag-absent? Teka nga, lalapitan ko. Mama, kano po bibili niyo? At muli akong bibili na sa kanya ng bangos. Bili na ha! Sariwa ba itong bangos mo? Opo, ma'am. Maski tignan niyo po itong hasang niya. Tignan niyo, pulang-pula. Tandayan ang pagiging sariwa nito. Oo nga. Sariwa pa nga. Teka, kung hindi ako nagkakamali, hindi ba sa'yo ako bumili noon? Oo, ma'am. Kaya ako po kayo tinawag. Kasi naiwan po ninyo yung sukli ninyo. Ha? Naiwan ko bang sukli ko? Hindi niya alam. Sinadya ko talagang iwan sa kanya. Oh, ma'am, ito po yung sukli ninyo na naiwan nyo kahapon. Ito po, oh. Ay, nako. Ang bait mo naman palang bata. Ibinalik mo talaga itong naiwan kong sukli. Siyempre po, ma'am. Para po maging suki ko po kayo. Ano po? Magtitimbang na naman ho ba ako ng 2 kilo, ma'am? Oo. Pero mamaya na dahil nagugutom ako eh. Gusto ko pang kumain. Teka, saan ba malapit ang kantina dito? Ibig yung sabihin, ma'am, hindi kayo taga rito? Oo, taga ibang probinsya ako. Nadaan lamang ako dito ng araw na yon para bumili ng bangos. At dahil nagustuhan ng mister ko ang paninda mong bangos, kaya ako bumalik. Ganun po ba? Naku, ma'am, gusto ko sana kayong samahan, pero walang magbabantay dito sa... Ay, hindi bale. Total, kunti na rin yung paninda mo. Baka 4 lang na kilo yan, ilagay mo na lahat sa plastic at bibilhin ko. At saka mo ako samahan dun sa kantin. Talaga po, ma'am? Ang bait-bait nyo talaga. Sige po, sandali lang ha. Ililigpit ko itong mga paninda ko at saka ako kayo sasamahan sa inyong pupuntahan. Ano ka mo? May ali na gustong magpaaral sa'yo? Opo! Ang bait-bait nga po niya eh.
Sabi niya, naaawa sa akin. Dahil bata pa raw ako, nagtitinda na ako ng isda sa palengke. Kaya inalok niya ako ng tulong. At yun ay ang pag-aalalin ako, inay. Talaga, anak? Oo, kaya bukas po ng umaga, muli siyang magpapakita sa akin para ibigay yung pera na pang tuition ko. Naku, anak. Kailangan makita ko rin siya para makapagpasalamat ako sa kanya, anak. Sige po, inay. Alam niyo, ang simple-simple niyang tingnan, parang hindi mayaman. Pero, mayroon bang hindi mayaman na gustong magpaaral ng ibang tao na tulad ni Ma'am Adela? Bihira ang ganyang klase ng mga tao. Kaya gusto ko rin siyang makilala at nang makapagpasalamat ako. Inay, may sasakyang huminto sa harap ng bahay. Binabati kita, Rita. Pagkatapos ng 4 na taon mo sa mataas na paaralan, i-graduate ka na. Magtatapos ka na ng high school. Maraming pong salamat, Ma'am Adela. At dahil matanggumpay mong natapos ang high school at pinatunayan mong nag-aral kang mabuti, kaya tuloy-tuloy ang pagtulong ko sa'yo. Ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral hanggat makatapos ka ng kolehiyo. Asya nga pala, ito pala ang graduation gift namin sa'yo ng asawa ko. Mabuti kung ganun. Siya nga pala. Kaya kita pinapunta dito sa restaurant na to. Dahil baka di mo ako maabutan sa office. Ho? Bakit po? Uuwi ba kayo sa Maynila? Mas malayo pa sa Maynila ang pupuntahan ko, iha. Ha? Mas malayo sa Maynila? Ibig niyo sabihin, mag-aabroad kayo ulit? Hindi naman. Kaya lang, magpapatayo na naman kasi ang Sir Eduardo mo ng panibagong kumpanya. Tulad nito. At kailangang samahan ko siya doon. Ganun po ba? Hanggang kailan kayo doon? Hindi ko nga alam kung hanggang kailan kami doon eh. Kaya ibibigay ko ang perang gagamitan mo sa school. At dahil hindi ko alam kung hanggang kailan kami doon, kaya buong taon na ibibigay ko sa iyo ang pera para masiguro ko na wala ka nang alalahanin pa kahit na malayo ako. Anak, pinilit kong umuwi dito sa Maynila kahit ayaw ng daddy mo. Dahil wala siyang kasama doon. Dahil gusto kong makausap ka. Mami, kung nagpunta kayo dito sa Maynila, para lamang ako kulitin tungkol sa sinasabi ni Papa. Ganun pa rin ang desisyon ko, Mami. Pero ikaw ang inaasahan namin ng daddy mo sa mga kumpanya natin. Mami, ako ang inaasahan ninyo. Bakit? Obligas kong na ho ba yung hawakan ng mga kumpanya natin? Carlo, naipaliwanag na ng daddy mo kung bakit ikaw ang gusto niyang mamahala. Mami, naipaliwanag na nga ng daddy yun. Pero hindi ko naiintindihan eh. Bakit kayo nagdi-desisyon para sa akin? Wala ho akong karapatang mag-desisyon para sa sali ko, Mami. Wala ho akong ibang gusto para kayong madesisyon para sa akin. Isa sa mga linggong ito, darating si Tandang Adela. Napaniwala ko siya
Nag-graduate ako sa taong ito. Pero 2 taon na akong hindi pumapasok sa school. May natapos nga ako. Pero bulok naman ang bahay namin. Kaya dapat lang naggastusin ko sa pagpapagawa ng bahay namin ang mga perang ibinibigay sa akin. Pero papaano ngayon? Umaasa si Tanda Adela na 2 kami na aakyat ng entablado para tanggapin ko ang diploma ko. Ano nga bang gagawin ko? Ano? Frank, ang gagawin mong vice president? Pansamantala sa posisyon na dapat sana isa anak mo? Eh ano pa nga ba? Ayaw naman ng anak mo. At wala naman tayong aasahan dun sa 3 mong anak na babae. Dahil walang hilig sa negosyo. At magaganda na rin ang buhay sa piling ng kani-kanilang mga asawa. Sabagay, tama ka. At hindi ako magtataka kung bakit nasa mabuting kalagayan ang mga anak nating babae ay dahil sa ginagawa nating pagtulong na bukas sa ating kalooban. Eh, kaya nga. Eh, hindi ko rin ipagkakait ang posisyon na ibinibigay ng anak mo kay Frank. Dahil sa bawat paggawa natin ng mabuti ay may katumbas din itong kabutihan sa atin. Hindi man sa ating 2 ay para sa ating mga anak. Eh, si Carlo nga lang ang inaalala ko. Ay, huwag mo munang problemahin si Carlo. Tutal namang, maganda rin ang kanyang intensyon. Matalik niyang kaibigan si Frank. Kilalang kilala na rin natin si Frank. Mabait siyang tao, edukado, at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Kung tutuusin ay pabor pa nga sa atin ang pagpayag niyang tanggapin ang posisyon eh. Dahil alam mo ba na inalok si Frank na magtrabaho sa ibang bansa. Pero ang pinili pa rin niya ay ang gusto ng anak mo dahil magkaibigan nga silang matalik. Sa office si Tandang Adela. Kailangang magmadali ako na gaya ng dati. Wala siyang dapat mahalata sa pag-alala sa akin. Kaya lang, hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Tulad ng sinabi niya sa akin, nadadalo siya sa aking pagtatapos at magpapapicture pa raw kaming 2 sa stage pagkatanggap ko ng diploma ko. Pero anong diploma ang ipapakita ko sa kanya? Kundi ang gawang rekto. Kaya kailangan makagawa ko ng paraan para hindi siya makapunta sa school sa araw mismo ng graduation na inaasahan niyang pagtatapos ko. Miss, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na hiring kayo dito? Oo. Kaya kung plano mong mag-apply, mag-submit ka ng resume mo at dalhin mo ang mga requirements mo at mag-apply ka ngayon din. Kasi naririto yung head ng HR na siyang mag-i-interview sa lahat ng aplikante. Carla? Sir? Pakiinkod nga ito sa office ko. Yes, sir. Bakit mo naman pinapasok sa office mo si Miss Beautiful? May plano ka sa kanya, no? Uy, mister, pinapalala lang kita. May asawa ka na. Bakit mo pinalis si Miss Beautiful? Pinalis ko si Carla para makausap kita ng sarilinan. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit? Masama ba?
sa nakita ko sa babaeng iharap ko sa altar eh. Hahadlangan mo pa yata. Sino Miss Beautiful? Eh, sino pa? Di yung Jex na inutusan mong mag-inko sa office, ma'am. Teka, type mo si Carla, no? Carla palang pangalan na. Bagay talaga kami. Ako si Carlo, siya naman si Carla. Bagay na bagay kami. Panay ka kalukuhan eh. Ano bang plano mo? Mag-a-apply nga ako ng trabaho dito. Kaya kailangan aprubahan mong application ko kahit iba ang gamit kong apelyido. Ano? Magtatrabaho ka na sa kumpanya ng Sir Eduardo mo. Ho? Talaga ho? Oo naman. Mag-apply ka doon ayon sa posisyon na gusto mo. Akong bahala sa'yo. Talaga po? Oo. May tinapos ka, hindi ba? Kung ano ang kaya mong trabaho, applyan mo. Kahit po ba manager, pwede? Oo naman. Tulad ng sinabi ko, graduate ka naman ng kolehiyo. Walang dahilan para hindi mo kakayanin ang trabaho na applyan mo. Hindi ho ba pwede na italaga nyo lamang ako bilang manager, Ma'am Adela? Hindi pwede, iha. Dahil mayroong tayong HR doon na dapat dadaan ang lahat ng aplikante. Pero huwag kang mag-alala dahil rekomendado kita. Hindi ka nadadaan sa interview pa para magkatrabaho ka. Ah, bakit? Talaga bang gusto mong mag-apply ng manager? Hindi po. Nagbibiro lamang ako. Encoder na ho ang applyan ko. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Magsisimula ka man sa mababasa ngayon, nasisiguro ko naman na sa bandang huli ay matutuwa ka dahil may plano kami ng Sir Eduardo mo sa'yo. Ano pong plano ninyo sa akin ni Sir Eduardo? Lubos-lubusin namin ang pagkakawang gawa namin. Ano hong ibig yung sabihin? Pinag-iisipan namin ng Sir Eduardo mo na ibigay sa'yo ang kumpanya sa tamang panahon. Oh, talaga po? Oo. Naisip kasi namin na wala tayong dadalhing anumang material na bagay sa susunod na buhay. At kung mayroon man tayong dadalhin doon, ay ang kabutihan nating ginawa dito sa lupa. Kaya ipanalangin mo na maibibigay namin sa'yo ang kumpanyang dapat ay para sa aming anak. Ikaw si... Ako si Margarita Alcantara, isa sa mga scholar ni Mrs. Virginia Sandoval. Ah, okay. Isa ka pala sa mga pinag-aaral ni Ma'am Sandoval. Good morning po, sir. Ah, si Carla, dito pala siya nagtatrabaho. Ito na po ang pinapa-encode ninyo sa akin. Ikaw? Magkakilala ba kayong dalawa? Ha? Hindi! Hindi ko siya kilala! Bakit ipinagkaila ni Rita ang kaibigang si Carla kay Frank? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan,
Robert D. Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya.